Mahigit 400,000 pesos na halaga ng umano'y smuggled na Indian buffalo meat na kumpiska sa Dasmariñas City, Cavite. Mga nakumpiskang karne plano umanong ibenta sa palengke na mahigpit na ipinagbabawal. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Kahon-kahong mga umunoy illegal at smuggled na karne ang naharang ng Inspectorate and Enforcement Unit ng Department of Agriculture sa Dasmariñas City sa Cavite. Laman ng delivery truck ang mahigit sa 1,700 na kilo ng Indian buffalo meat na sinasabing ibebenta pa sana sa palengke sa mas murang halaga. Bunga raw yan ang masusing monitoring ng DA pati na ng National Meat Inspection Service o NMIS. So dapat andoon lang siya sa planta. Nilalabas nila ng planta apparently and dinadala sa wet market. Oo. Kaya kung ang bawal. So don't get technical smuggling na yan. Mahigit sa 445,000 pesos ang kabuang halaga ng nakumpiskang karne na madalas inihahalo sa paggawa ng corned beef. Ayon sa mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal na ipuslit mula sa cold storage facility ang mga karneng hindi dapat na ibebenta sa palengke. Paglabag daw ito sa Republic Act 10611 o ang Food Safety Act. Yung handling kasi, nilabas ng planta yan. So, alam ba natin na yung mga truck na nagdala yan sumusunod doon sa talagang temperature that's minus 18 degrees Celsius na pag-transport para pagdating sa palengke ng ibebenta Manila safe pa. Inaalam pa ng mga otoridad ang tunay na may-ari ng mga nasabat na karne. Patuloy ang investigasyon. Babala ng mga otoridad, pwedeng matanggalan ng permit ang kumpanyang nagsasagawa ng illegal na kalakarang ito. Ibinauna rin sa lupa ng NMIS ang mga nakumpiskang karne. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.